Magandang araw mga kaproject. Sa episode natin guys, sa ating halaman sa bakuran, may pakinabang. Talakayin po natin ng isang halaman na minsan ko lang nakita. At ngayon ko po napag-alaman na marami pala itong gamit para sa ating kalusugan. Ito po ay tinatawag na kalanchoy. Sa ibang salita po is ito po ay mother of thousands. Yun po ang ibang pangalan nito. Tunghayan po natin guys ang history ng ating kalanchoy. Dito lamang po sa ating halaman sa bakuran, may pakinabang. Here we go! Kung bago pa lang kayo sa channel na ito, pakihit na lang ng subscribe button, pakiring na rin ang bell. Piliin ang all para ma-notify ko po kayo sa mga bagong uploaded videos. Ang kalanchoy, or mother of thousands. Mga nakakapagpagaling na katangian ng kalanchoy na nagprotekta sa ating kalusugan. Una, pinoprotektahan ang kalusugan ng bibig. Ang katas ng kalanchoy or juice ay ginagamit upang gamutin ang gingivitis at pamamaga sa bibig sa dulot ng periodontal disease or stomatitis. Inirekomenda na ang katas na may halaman na ito ay dapat gawin sa pinakuluang tubig at pagkatapos ay pinalamig at inumin bilang tsa. Pangalawa mga kaproject, ito po ay nilalabanan ang ulcer. Alam naman natin kung ano yung mga ulcer. Naghain din ng katas ng halaman na ito upang gamutin ang mga trophic ulcer sa mga ugat, dyan at post-traumatic ulcer kung may pinsala tulad ng minumungkahi ng portal ng isinyararticles.com. Nakatuon sa mga halamang gamot, ang mga layer ng dahon ng kalanchoy ay maaari ding ihanda at ilapat sa apektadong lugar kung ito ay isang panlabas na sugat. Ibang nga benepisyo mga kaproject, ito po ay ginagamit upang gamutin ang kanser dahil ang kalanchoy ay isang lahi ng halaman na ginagamit pangunahin para sa paggamot ng kanser ayon sa pag-aaral. Dapat pansinin na ang dahon na ito ay naglalaman ng isang organikong tambalan din sa pagtatago ng palaka na namahala upang ihinto ang paglaganap, pag-renew ng sarili at pagkalat ng cancer cell. Dinagdag na ang kalanchoy ay naglalaman ng iba't ibang mga chemical na sangkap bilang mga flavonoids, fatty acids at triterpenoid, bufidin, dolidos, mga organikong compound na ng halaman na mayroong aktibidad sa cytotoxic laban sa maraming mga linya ng cancer cell. Ibang benepisyo mga kaproject, ito po ay nagpuprotekta sa mga babaeng reproductive system. Dahil ang juice o tsa ng halaman na ito ay nag-aambag upang labanan ang infeksyon sa ihi o komplikasyon sa cervix. Gayon din, kung mag-a-apply ka ng pamahid na kalanchoy sa vaginal zone sa loob ng 15 days or 15 na kaadraw, tuwing 8 oras ay nagkakatulong upang magdisinfekta o protektahan mula sa bakterya na maaaring nasa lugar na yon. Ayon sa Curibative Herb Blog. Isa rin pong benepisyo mga kaproject, ito po ay naglalaban sa sakit sa likod. Dahil ang mainit na dahon ng halaman ito ay maaaring mailagay sa lugar sa likuran kung saan ang isang tao ay nakadama ng sakit. Pangkalahatan, ang kalusugan ay ginagawa ang nangyayari sa dorsal at lumbar gulugod. Isang benepisyo pa rin po, ito po ay isang mahusay para sa analgesic. Kung naglusa ka mula sa sakit sa ulo or sobrang sakit sa ulo, isang solusyon sa kondisyon, ito ay mag-a-apply ng dahon ng kalanchoy. Alisin ang isa, dalawa o tatlong dahon ng halaman na ito, painitin ito sa microwave o sa isang oven sa pagluluto ng ilang minuto at maghintay ng ilang sa mga ito na mainit. Kapag nasuri, ilagay ang mga dahon sa noo ng mas mabilis hanggat maaari bago sila lumamig. Pagkatapos ay initin muli mga ito at ulitin ang proseso ng maraming beses sa panahon.
Sa mga agwat nang hindi bababa sa 10 minuto, ang mga dahon ay tinanggal sa sandaling ang tao ay guminhawa. Ibang benepisyo po mga kaproject, ito po ay nag-aalis ng estilo ng mga mata. Tulad ng ibang sakit sa ulo, ang mga dahon ng kalansoy ay dapat pinainit sa microwave at oven sa bahay. Pagkatapos ay ilagay ito sa mata sa pagtasapag-apiktadong stay sa loob ng 1 minuto o 2. 3 hanggang 6 na bisis sa isang araw. Ang kahaliling ito ay maaaring kahalili sa isang solusyon sa paghugas ng burik sa apiktadong lugar. Gayunpaman, ang papanatili sa talim sa taas ng mata ay binabawasan ang laki at pamumula sa stay. Ibang benepisyo sa kalusugan mga kaproject, ito po ay nag-iingat sa kalusugan ng paa dahil ang mga dahon ng kalansoy ay nagsisilbi ding upang alagaan ang kalusugan sa ating mga paa. Kung nagdurusa ka mula sa halamang singaw, pangati, mga kalyo at iba pang mga problema sa lugar, ang halaman na ito ay maaaring maging solusyon. Sa mainit na tubig, ang paa ay dapat isausaw sa kalahating oras na may mga dahon ng gulay sa likido. Ang mint o langis ng eucalyptus at iba pang mga halamang gamot ay maaaring dagdag kung ituturing na naangko. Ito rin po ay isang mabuting paggamot para sa sunog ng araw o sunburn. Ang mainit na talim tulad ng nabanggit namin sa itaas ay maaaring ding may lapat sa balat sa mga lugar kung saan nagkaroon ng sunog ng araw o hindi man. Ang mga dahon ay maaaring ground at gumawa ng isa pang uri ng pasta at lugar sa apiktadong bahagi. Ang solusyon na ito ay dapat gawin hindi bababa sa 1 beses sa 1 araw sa loob ng 5 hanggang 6 na araw habang ang balat ay unti-unti nga nagbabalik. Pinagaling ang mga warts. Yan po ay ibang beneficyo mga kaproject. Dahil ang kalansoy ay epektibo din sa paglaban sa warts sa balat na ang sugat sa balat na sanhi ng virus o human papilloma. Upang maalis ang kakulangan sa ginhawang ito, ang mga sariwa at durog na dahon ay ilalapat sa mga lugar kung saan mayroong mga warts. Kinakailangan na gawin ito 2 beses sa 1 araw. Kung hindi ka nakakuha ng resulta sa loob ng 1 linggo, dapat mong ipagpatuloy ang paggamot or kumonsulta sa doktor. Ito po ay tinatrato ang mga sugat at pagalingin ang mga sakit. Dahil ang mga sugat or sugat ay pinagsama din sa halaman na ito, dapat itong basain ng kalansoy extract sa apektadong bahagi sa tulong ng isang hiringgilya o maliit na diameter. Kasunod, ang ibabaw ng lugar na nasugatan ay natakpan ng 4 o 5 layer na gasa na mas malaki kaysa sugat at babasain ng katas ng dahon ng kalansoy. Siyempre, bago gawin ang paggamot, dapat kang maglagay ng yudo or alcohol sa anthropoid area. Ito rin po ay naglalaban sa mga sakit sa tainga, ilong at lalamunan. Ayon sa otolaryngologist, ipinapayong mag-ineksyon ng mga patak ng ilong ng kalansoy sa tulong ng isang hiringgilya bilang isang pag-iwas sa lunas para sa panahon ng mataas na tangkaso kapag ang dibdib ay na-inflame or lumitaw ang sinusitis, lalo na sa taglamig. Sa kabilang banda naman, ang gamot nito ay tumutulong sa paglaban sa mga malalang sakit tulad ng tonsillitis na kung saan ay ang pamamaga sa gitnang tainga. Upang matrato ang tonsillitis, ang katas ay tinurok sa mga basa-basa na gasa at ipapasok sa tainga ng pag-iingat upang hindi makapinsala sa eardrum o makagawa ng impeksyon. Iwanan ito ng kalahating oras pagkatapos alisin. Ginawa ito araw-araw sa tagal ng sakit. Ayan po ang mga benepisyo po natin nakalap, mga project.